Morning mga bossing, dahil naka motor ulit tayo. So pinili ko magmotor dahil marami tayong pupuntahan. At yung isa ay malayo ang pupuntahan natin. So dahil matrapik ko sa pupuntahan ko, ay pinili ko magmotor na lang. So papunta ako ngayon ng unang ruta ko ay Bikutan muna. Lower Bikutan sa may Camp Bagong Diwa. So pangalawa ay nadiretso na ako ng SM Mangono. So yun ang medyo malayo-layo ang ating biyahe mga bossing, kaya dodocument natin itong pagpunta natin sa SM Mangono. So yan, let's go! Nagpa-print po na tayo ng plano na natalin doon sa job site. Tsaka, kailangan natin yan eh. Medyo traffic na. Matraffic na mga boss dahil alas 9 na. So kailangan natin na maghanap ng madadaanan. So kailangan natin mga boss maghahanap ng daanan dito sa bandang Quezon Avenue dahil dito lang ang matraffic. So dapat pala doon na tayo dumaan sa kabila, lumusot. Dahil dito ay barado ng mga jeep, dahil yung mga jeep dito ay nagwe-waiting dito sa kabila, dahil yung mga nagka-cutting trip pumipila dito sa may bandang Fisher Mall. So yun ang mabigat dito mga boss pagdating ng alas 9, alas 10. Pag inabot na tayo ng alas 10 dito ay grabe na, sobra na ang traffic. Punong-puno na yung Quezon Avenue dahil ito ay checkpoint din papunta ng Skyway. So ayun, kanya-kanyang diskarte ang mga motorista natin dito. Ito lang ang mahirap dito mga boss pag nakamotor tayo na inabot tayo ng init sa kaulan. Mahirapan talaga tayo. Lugi tayo sa panahon. Pero kung nakasasakyan naman, ganun din naman. Meron tayong lugi naman doon tayo sa traffic. Naka-aircon nga tayo. May bubong nga tayo. Pero matraffic naman. Swerte-swerte lang kung mabilis kung walang traffic. Maaga tayo makarating. Mabilis tayo makarating sa ating pupuntahan. Wow, si Mercedes. Si Mercedes ang nasa harapan natin. Huwag tayo dyan, baka masagi pa natin yan. Magbayad pa tayo ng di oras. Walang pambayad si Boss M dyan. Dito tayo sa, wala tayong magiging problema. Ayaw natin ng problema. Dahil wala tayong perang pambayad. So yan mga boss, kanya-kanyang diskarte dito sa papunta ng Skyway. So ang dadaanan ko mga boss, dito sa Araneta, tapos tagos tayo ng Santa Mesa, tapos Pandacan ulit, tapos Osmeña, yun. Diretso na tayo ng Bikutan. Tapos mag-West Service Road na lang tayo. Medyo mahaba lang ang biyahe ni Boss M ngayon kaya kinailangan ko mag full gear. Kasi nga, pag hindi natin na kanyan, medyo mahirap lang pag unang-una. Yung safety natin, tsaka yung gloves, kailangan naka-gloves. At pag hindi naka-gloves, grabe, masakit sa kamay. Mamamawis yung kamay. Lalo na pag mainit. Mas maganda pa rin mga boss yung may gloves tayo. So, Subaru. So, yun mga boss. Ang ganda nito. Ang ganda ng Land Cruiser mga boss. Ang ganda, bagong modelo yan. Ang tikas ng tayo, grabe. Pogi ko siguro dyan mga boss pag nakasakay ako.
maraming pera lang ang nakakabili niyan dahil ay ang presyo niyan ay tumataginting na 7 million or 7.5 million. Yung mga may pera lang talaga ang nakakabili niyan pagka may panibagong modelo, yan. Bili ulit sila. Dahil nga ang sinasabi nila ay maganda daw talaga yung performance niyan. Oo, totoo yan. Kasi isang beses nung nasa Pampanga ako mga boss, yung pinost ko sa aking reels, ako'y nagmaneho ng Land Cruiser. Nung pinost ko yun sa reels ko na nasa Mexico Pampanga ako. Pinag-drive ko po si Architect. Yan. Si Architect ang aking pinag-drive ng kanyang Land Cruiser. Talagang humahataw pagdating sa South Super Highway or Expressway. Talagang malakas ang makina niyan mga bossing kasi V8 yan eh. So anyway mga boss, nandito na tayo sa Araneta. Sana walang traffic, dire-diretso ang biyahe ni Boss M. At sana ay maayos ang biyahe. Ingat-ingat tayo sa ating biyahe mga bossing. So, yun. So, medyo malayo. Kailangan lang natin mag-save ng battery, mga boss. Kasi itong cellphone ko, minsan pag maraming tumatawag, madaling malobat. Pag maghapon, nakababad. Lalo pa ngayon na ako yung nagbe-video ngayon. So, mamaya, baka wala na akong pang-picture sa job site pag nandun na ako or baka ma-empty bat ako. Hindi na ako makatawag sa aking mga kailangan tawagan. So, kailangan kong bumili ng isang cellphone, mga boss, para pang video-video talaga. Yun ang magiging pang-vlog natin, mga boss. Ito, gagamitin kong pang text, tawag, yan. Yan yung kailangan ko. Kaya isusunod ko yan. Para meron tayong sariling telepono, no? So, naka-stop tayo, mga boss. Daming alikabok. Talagang biyahe. Still recording? Still recording. So yun mga bossing, time check. Ang bilis ng oras talaga, sobra. Habol tayo. So, kailangan mga boss, nando tayo sa SM ng alas 2 ng hapon. So, kaya pagkagaling natin dito sa Taguig, Lower Bicutan, ay diretso na tayo ng SM ng Uno. So, doon na tayo diretso dahil kapag uwi pa tayo, matraffic na. Isang way na lang tayo. So, let's go! So, yun mga boss, nandito na tayo sa Bayani Road. Naka-stop tayo. Then, dito tayo mag-waiting. Waiting. Nasa unahan natin yung NMAX. Yan mga boss, pag-go na tayo. Nauna na yung NMAX. Ayan. Mag-go na tayo. Medyo mahaba-haba ang biyahe. Shout out sa mga legit followers ko dyan at yung mga madalas manood ng video ko. Maraming salamat sa inyo. Kahit ganito yung video ko ay sinusubaybayan nyo. So sana patuloy lang sa aking pag-susubaybay sa aking mga vlog. Maraming salamat. Kaunti-unti nakakadagdag.
kahit doon sa aking YouTube account, dumadagdag na rin yung aking mga subscriber. So sana naman na dire-diretso na to. So kahit ko ito lang yung aking video araw-araw, kaya dinodocument ko ito mga boss kasi para pagdating ng panahon, ito, ayan. At least, nag-i-improve. Nakikita ko kung ano yung progress. So, kakanan tayo dito mga boss sa SM Santa Mesa. Ayan, pakanan tayo dito. Ayan. Dito naman ay pwede kang kumanan dito dahil wala naman nakalagay doon na stop. Dito na tayo sa may Bima Pass Station. Sa kaliwa yung SM Santa Mesa. So, andito na naman tayo sa Manila, sa mga maraming mga nanghuhuli, mga enforcer ng Manila. Pansamantala ko muna mga boss, ito ika-cut dahil kailangan natin mag-save ng battery. So, mamaya, pag nandun na tayo sa may bandang Osmeña naman tayo mag-video para makapag-save tayo ng battery. Okay? Para hanggang pag-uwi natin, makapag-documents tayo, makapag-video tayo, okay? So, mga boss, ayan, stop ko muna. So, yun mga boss, andito na tayo sa Quirino. Medyo moderate yung traffic dito. So, ayan, wala gaanong traffic dahil nga wala pang mga gaanong truck. Ayan, oh. Tayo sa likod ng truck. So, ayan mga boss. Continue tayo sa ating pagbablog. Ayan, binubusinahan siya dahil nasa bandang kanan sila pero padiretso sila. Diba? Yan yung mga magagaling na driver. Yan yung mga magagaling na driver nasa bandang kanan tapos yun pala dediretso. Kaya ngayon, yung nasa huli nila hindi makaabante. Tapos sasabihin ng driver, pag-antay ka diyan. So, yun mga boss, nandito na tayo sa Pedro Hill. Pedro Hill! Pakaliwa tayo ng Osmeña mga boss. Yun, nakag-go tayo, biglang nag-go. Sana makaabot tayo mga boss. Sana makaabot tayo. Dahil minsan mabilis lang yung stoplight dito mga boss, pakaliwa ng Osmeña. Tapos sa stoplight na to, marami rin ang mga nanguhuli dito, mga enforcer. Bilis! Makaabot pa si Boss M. Ayan. Ayun, umabot tayo mga boss. Umabot tayo sa finish line. So, andito na tayo sa Osmeña mga boss. Dire-diretso na to hanggang makarating tayo ng Bikutan. Tapos mamaya, dadaan tayo ng C6 na. Papunta na tayo ng SM Manguno. Uy, ginagawa yung kalsada or may inaayos sila. Pera mga boss. Gumagawa sila ng pera. Overloading. Ito sa Osmeña mga boss ko, hindi overloading ang nandito ay asbo.
Yan naman sa bandang Makati, ASBO naman yung kalaban ng mga trucker na driver dyan. Kalaban ng mga truck driver dito yung ASBO sa Usmeña, lalo na sa bandang Makati, talagang grabe dito mga boss. Sa totoo lang. Uy! 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 Marami yun ah! Cross over yun ah! Natatay na yata yung driver. Grabe siya. So ayan mga boss, LTO. LTO. LTO yung mga nanguhuli naman dito. Doon sa unahan ay overloading. So ayan mga boss, yung mga nahuli. Nakapila sila. Yan yung mga sinita ng LTO. Yung may mga violation dyan, may mga violation. Ingat-ingat tayo mga boss, para hindi tayo maabala. Dahil ngayon, marami na ngayon ang mga nanghuhuli sa kalsada. Nagsikalat na sila dyan. So yun mga bossing, nandito na tayo sa Usmeña. Malapit sa Cash and Carry, Malugay. Ayan. Nang isang araw, nandito tayo. So ngayon, nandito na naman tayo. Di ba? Si Boss M, galak dito sa Manila eh. Kung saan napunta eh. Galak. Dapat, boss, hindi Boss M ang pangalan nito eh. Dapat nito, Galaerong Bossing eh. Yan, dire-diretso lang tayo mga boss dito. Nasa bandang kanan natin, traffic na, mapunta ng Cash and Carry yan, mga boss, Malugay. Yung iba dyan, pakaliwa ng Malugay. Maliit yung kalsada, ayan. Marami ang mga sasakyan. So, yun. Kargado na rin yung mga sasakyan dito mga boss sa bandang Usmeña, malapit sa Pasay Road. Kaya dahan-dahan tayo dito, dahan-dahan tayo makikisingit sa kanila. So yan. Sinarado ko lang yung aking visor mga boss kasi nga alam mo yan may mga truck kasi na grabe ang usok. Grabe ang usok nila. Kaya kailangan kong isarado yung aking visor. Kasi nga kung hindi mo isasarado sa mukha mo talaga mapupunta yung usok. Lalanghapin mo yung ang kakapal ng usok. So sigurado mga boss dito may mga umiiwas dito dahil ito meron namang ASBO. ASBO na naman ang nakapila dito. Di ba? Kung hindi LTO, overloading, tapos ASBO. Kaya tatlo yung pagdadaanan nyo dito mga boss. Tatlong level. Tatlong level sila. Kung makalusot kayo doon sa overloading, yung mga truck driver dyan, galing ng Pierre yan, makalusot kayo sa level 1 o sa level 2, LTO. Level 3 naman, yung ASBO. So, yun yung pinaka huling level, ASBO Makati. Araw-araw yan mga boss. Mag-iingat tayo dyan. Lapitin dyan yung mga close van, tsaka L300, tapos yung mga drop side na truck. Kaya kailangan talaga maging alerto tayo dyan. Para hindi rin kayo maabala. Tsaka, syempre, alam nyo na, kayo rin na magbabayad. Sisingilingitin kayo ng inyong kumpanya. Or, yung may ibang kumpanya naman, sila yung magbabayad. Pero siyempre, hanggat maaari, umiwas tayo doon sa mga ganyang bayarin. So, yun. Continue tayo mga boss. So, magpasa tayo ng Pasay Road mga bossing. So sana naman ay huwag umulan.
Lalo si Boss M, pag ganitong maulan, okay lang yung maaraw, wag lang kumulan. Di ba? Okay lang yung mainit eh. Makakasilong tayo eh. Kaya lang pag umulan eh, wala. Kahit sumilong ka, sayang yung oras mo eh. Pag tumakbo ka naman, kahit meron kang kapote, mababasa ka pa rin naman. Pero meron naman tayong baong kapote. Magic kapote. So, approaching, over tayo ng EDSA. Yan. Pagkaya naman ang biyahe natin mga boss, dire-diretso ang biyahe, mabilis talaga pag nakamotor tayo. Pero kahit pa nakasasakyan, okay naman. Kasi sa sasakyan, pag walang traffic, halos parang motor lang din naman ang biyahe. Doon lang tayo nalulugi pag dating sa traffic. So yan mga boss, dito tayo papasok sa may bandang kanan, papuntang Nichols. Dito tayo papasok pagdating doon sa may lagpas ng Shell. Handa na tayo papasok sa may bandang unahan. Pagkalagpas ng Shell, nakana na tayo hanggang marating tayo doon sa Nichols. Ito mga boss, yung nasa bandang gitna. Di tayo pwedeng duman dyan, diretso. Papunta ng Skyway yan. Dito tayo sa bandang kanan. Dito tayo. Mahuhuli tayo dyan. Saka hindi pa ito 400cc. Ito ay 150cc lamang. So ayun mga boss. Nakabuntot tayo dito sa jeep na may nakasakay. Nakaupo siya sa harapan, nakatingin sa atin mga boss. So yun, pakala na tayo mga boss dito sa Nichols. So dito tayo sa Villamor Air Base ngayon. So pakalawa na tayo dito. Unahin natin. So, pinauna natin si Joyride. Mukhang namamadali siya. So dito mga boss, kailangan dito alista ka rin kasi may mga nanguli din dito. Namamadali si Bossing. Baka ayaw niya makita yung enforcer ng Pasay. Baka hulihin siya. So, ayan mga boss. Nandito na tayo ngayon sa Nichols. Papunta na tayo ng West Service Road. Yung kanina pong nung kumaliwa tayo mga boss ay diretso nun ay East Service Road. So, hindi niya mailusot yung truck niya. So, kanan na tayo dito mga boss hanggang makarating tayo dyan sa may pababa. Bumper to bumper na dito yung traffic kasi nga ngayong oras marami pa rin ang mga sasakyan dito sa Villamor, then papunta ng West Service Road. Yung kotse biglang kumaliwa.
nasa bandang kanan siya. Kaya pinagbigyan natin, lumusot sa likod. Binuntutan tayo kanina eh. So, yun. Dito na tayo mga boss. Makaliwa na tayo dito sa service road. Actually mga boss, ang daan pupuntahan natin talaga is boundary at tatay mga Tagig saka Likutan. Kasi katabi niya is Camp Bagong Diwa. Doon tayo pupunta mga boss. So yan mga bossing. Continue tayo. Tuloy-tuloy ang biyahe. So, pakiusap ko lang mga boss. Baka pwede nyo namang i-like at i-subscribe yung aking, or i-follow itong aking FB page or doon sa aking YouTube account. Then, mag-comment at mag-like. Kung kailangan mag-share, mag-share mga boss. Napapasalamat ako sa inyo. Kahit paunti-unti, sa isang araw, makapag-upload tayo. Para dire-diretso yung ating documents. Video. So, yun. Ito naman mga boss, sa may bandang pakaliwa nito ay papunta na ng C5. So, didiretso lang tayo dyan mga boss hanggang makarating tayo doon sa may bandang rotonda. Pakanan ng pakaliwa tayo actually. Kasi pakanan nun, papuntang SMB Kutan. So, tayo naman ay pakaliwa, papunta ng Camp Bagong Diwa. Yun, sumikat na yung araw mga boss. Tumirik-tirik na. Trick na trick na. Galit na galit. Gustong manakit. Nananakit na siya. Tagos na sa ating jacket yung araw. Kaya nararamdaman ko na. So, sana naman, kahit makulimlim, okay lang yun. Kulimlim. Huwag lang yung sobrang trick kasi marami pa tayong pupuntahan. Saka malayo pa yung ating ruta. So yan mga boss, ang ganda ng motor na to, ADB yung nasa harapan natin. Ayan o. Comment-comment mo nyo mga boss, merong ganyang ADB, Honda ADB. Actually, mahilig tayo sa Honda eh. Kasi matibay. Matibay naman yung ibang mga motor. Siyempre, kanya-kanya yan eh. Para sa akin lang mga boss, matibay yung Honda. Comment naman kayo dito mga boss kung anong ano yung naka-experience na yung merong ADB na motor. Pa-comment naman dito mga boss para sakaling mag-upgrade si boss M ng motor ay pala kung ganyan na rin ang aking bilhin. Kasi mukhang sporty yung dating niya eh. Mukhang matikas din ang motor na yan. Siyempre, itong si Honda Click natin, hindi natin ibibenta. Dito lang to. Kasi ito sa totoo lang mga boss. Ito yung naging katulong ko mula nung pandemic talaga. Ito yung naging katulong ko. Kaya napakaswerte ko rito sa motor na to. Nung nawalan man ako ng hanap buhay, so ito yung naging katulong ko mula nung nakuha ko ito sa motor trade. So kaya ito ay hindi ko ipagbibenta. Kagaya ngayon mga boss, tingnan nyo naman kung wala akong motor, pupunta ako sa mga project ko, sa kliyente ko. Laking tipid ko mga boss, sa totoo lang yung gasolina ko, yung oras, natitipid ko dito. Kaya, di bali mag-upgrade tayo ng motor, huwag lang natin ibenta to dahil ito ay aking naging katuwang sa aking paghahanap buhay. So yun mga boss, nandito na tayo ngayon sa Arca. Arca South. So dire-diretso lang tayo. So medyo matraffic lang dito mga boss kasi pag ganitong oras, yung mga papasok din ang South. Sabay-sabay. Pagdating naman ng hapon, sabay-sabay din pauwi. Kaya dapat
So mga after lunch, mga maganda rin magbiyahe dito. Kaya lang, 1 or 2. Pagdating ng 3 yan, traffic na rin. So, yun. Dire-diretso yung biyahe natin mga bossing. Sana naman, hindi agad malobat itong aking microphone. Tsaka yung aking cellphone. Para dire-diretso yung ating pagpipintuan dito sa ating video. At tuloy-tuloy din yung panonood ng aking mga followers, mga friends dyan, mga kaibigan natin dyan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga boss. So, eto, mukhang bagong asfalto naman yung mga kalsada dito ngayon. Kasi dati nung pumunta tayo dito, lubak-lubak yung kalsada. So ngayon, mukhang bagong asfalto ito. Ang nagiging problema lang dito mga boss, sa totoo lang yung asfalto. Kasi pag ang truck, laging dinadaanan yung asfalto, lumulubog yung dinadaanan ng gulong. Kaya, pagka dating ng mga ilang taon, ilang buwan pa lang, lubog na yung sa gulong na dinadaanan. Kaya makikita nyo, nakaumbok yung gitna. Tapos nakalubog yung sa dalawang magkabilang side. Kaya minsan pag may mga ganyang naka power steering yung mga inyong sasakyan, minsan kumakabig sa kanan, kumakabig sa kaliwa. Malalambot yung malibela. Kaya minsan bumilihis yan eh. Nakaramdam mo para kang kinakabig minsan eh. So ayun mga boss, ang ganda ng kalsada dito. Hindi na katulad ng dati. Lubak-lubak. Ang bilis ng click, oh. Kulay puti. So, ito naman yung ADB. Ganda ng ADB niya. Sana all. Chill ride. So, tayo naman mga boss, bumibili tayo ng property or sasakyan dahil nga para sa ating pang negosyo, hindi naman natin binibili yan. Or yung iba naman kasi, may purpose sila. Yung iba naman, siyempre, yung mga gusto lang bumili, magpapogi, ayan, kanya-kanya, iba-iba tayo. So itong aking ginagawa, kaya ako ibili ng motor o sasakyan, property, dahil pang negosyo yan mga boss. Hindi natin binibili yung property pag walang purpose. Kaya kailangan maging matalino rin tayo doon sa pagbibili ng property. Dahil kung hindi natin na pag-iisipan yan, syempre, unang una, sayang yung pera nyo. Pangalawa, merong kaakibat na expenses yan. Kaya kailangan, pag-isipan nyo muna kung worth it ba talaga o pikita ba kayo dyan, o wag ka kayo ng pera, o sasayang lang yun ng pera. Kasi yung iba dyan, pag bumili, ayan, sayang lang yung pera, hindi naman nagagamit. Naka-stack lang, di ba? Eh dapat pag-iisipan din natin mga boss para yan lang yung payo ko. Hindi lang masasayang yung pera. So dito na tayo mga boss sa may bandang rotonda ng pumunta ng Camp Bagondiwa nasa bandang kaliwa natin. So kailangan natin na pumunta sa bandang kaliwa kaya lang medyo nabubulunan na yung kalsada dito or may nagkagipgitan. Tingnan natin. Baka kami nagkagit-gitan sa unahan. So, isa tayo muna mga boss. So, yun nga mga boss, mukhang merong nagkagit-gitan dito. Mukhang may nagkagit-gitan nga mga boss, kaya ayan, tumabi sila. Boss na ng traffic yan mga bossing. So, si madam, baba yung driver ng Fortuner. So, paunahin natin siya. Thank you. So, ito, mahaba to. Masyadong mahaba. So, hindi natin pwedeng pagsiksikan yung sarili natin dyan.
pinauna tayo ng truck. Nagbigyan niya tayo. Mukhang nakakaintindi naman siya, baka isang motorist na rin siya. Yun, pinagaw tayo, pinagaw tayo. Ah, hindi pala. So, nasa bandang kabila yung pinagaw niya. So, ayun, nabulunan. Yun, nagreklamo na si Bossing. Nagreklamo na. So, yun mga boss, pakaliwa na tayo ng Pampa Gundiwa. Yun, hindi pa tayo makalusot mga boss dahil sabay-sabay yung mga sasakyan natin doon sa harapan. Kami naman mga boss, pwede. Dito na tayo. Thank you. So, nakagoy din yung kabila. So, dahan-dahan lang tayo mga boss sa papasok. Dahan-dahan lang tayo papasok ha. Para hindi tayo makaperwisyo. Yun mga boss, nakadiretso na tayo. So ito mga boss, sa unahan natin na yan yung papunta ng Camp Bagong Diwa, Agig. Oh, bagong kasada dito mga boss. Yan, nagawa na nila. Noong huling punta natin dito ay ginagawa pa yung kalsada ngayon. Nagawa na. Yun, nag road widening sila dito. So, lumagpasa tayo mga boss ng DOST. Yan, ang ganda ng kalsada dito. Sana all, ganito ang kalsada. May maraming ilaw. Ah, hindi. Ano lang. Fencing lang pala siya. Fencing lang. So, baka makalagpas tayo mga boss. Kailangan natin na mag-minor. So, pakana na tayo dito mga bossing. So, papaba tayo dito. So mga boss, mamaya pansamantala ko muna ang ikakat yung aking video dahil may kailangan lang tayong kausapin dito sa loob. So mamaya natin i-continue yung aking video pag papunta na tayo ng SM Mangono. So yun mga boss, bababa na tayo dito. Hup. Ayan, medyo may pagkalubak-lubak yung kalsada dito mga boss, kaya maalon ang kalsada. So yun mga boss, andito na tayo sa aking pupuntahan. So pansamantala muna natin ikakat itong ating video. Huwag kalimutan mag-like and share. Maraming salamat mga boss.